kaya bumati kasi gawa ka ng matigas. Ang mga bigat sa ngayon ay medyo malambot na ho, no? Compared to yung pagtsalang ng 2007. Yun ang kanilang sinusurot. No? Madali para may pahayag ang kanilang pagsisisi. No? At pagkatapos, naglalagay sila ng abo sa kanilang paligid. At doon sila upo maghapon. Pagkapaalala na sila ay makasalanan. Sila ay pupunta rin sa abo. Kaya kinakailangan nilang magsisi. No? Sapagkat kung hindi sila magsisisi, ay wala rin patutunuhan ang kanilang buhay. No? Sa ating ngayon, hindi na tayo maupo sa abo. No? Hindi lang sa damit tayo ngayon ang tawagin natin ay nagpapakasakit marami ng porong-maraan. Sino ka mo? Ay ilalagay natin sa ating loo. Sa banda ng krus. Na ano, tayo ay magpapainak, tayo ay nagsisisi. Nais natin magbago. Nais natin tumugon sa pangyayon ng pangyayon ng kapat. Kung mayroon lang tayo nagawang pagkakamali, ay nais natin na ito ay pag-ibayuhin. At yun ay higit na maging kapapakinabang lalong-lalong sa sakramento ng umpisa. Pero yun, ano, yung willingness ng isang pagtiyos natin bilang mga tao na namin sa tumutugon sa paanaya ng Poong Kapal. Pangpinsan natin sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. So, bahagi mo na kung saan may lalo po ang paralelin ng tayo na nagbibigay ng pansin ngayon po panahon ng Kwaresma na tayo ay nawa ay maglakbay tungo sa daan ng kabanalan. Tungo sa daan ng kabanalan. At ito ay bahagi ng ating pagkilos. Bilang man naman para tayo kasi, oh, no, kung tayo kapatid ng amor na siya, sabi natin na, ah, kapatid, no? Kaya pa niya sabi na ako rin ay nagkakamali. Kaya ako yung nagnanay. At ito yung sinasabi ko, hindi lamang sa harapan ng aking mga tao na sa parili, kundi tigit sa lahat bilang pagtingin ko sa Diyos na kinikilala ko ang aking sarili na nagnanais na mapaayos kung ano man yung pagkukulang na aking ginawa. Lalo-lalo na sa harapan ng aking Diyos at ng aking mga mahal sa buhay. Yun yung realidad na pinakailangan natin tanggapin na pinapaalala sa atin ngayon na yung panahon ng Kwaresma. At para po natin magamit yan, ay may nakikita po tayo sa ibanghelyo ng ibinahagi. Ito may sa tingin natin yung tatlong gawain ng isang mabuting Kristiyano. Yung panahon ni Jesus na isang mabuting Hudyo. Yung tatlo, panalangin, pag-aalulo at kawang-kawa. Panalangin, pag-aalulo at kawang-kawa. Ito pong tatlong ito ay bahagi po ng tungkulin ng isang mabuting Kristiyano. Magdasal, mag-aalulo at ang kawang-kawa. Panalangin, pag-aalulo, kawang-kawa. Pag-aalulo nga po. So, panalangin, napakalaga po yung elemento ng panalangin. Palagi tayong pinaalalahan ng magdasal, lalo-lalo kapag-araw ng Linggo at sa Panginoon. Pinagpunan tayo ng usan ay may pahayaw. Sabi naman ng ibang ipagal, sabi ko sa Biblia, na narinig namin ngayon, na pumunta ka na lang sa loob ng kwarto at magdasal, kaya hindi kami nagsisimba. Ayun. Well, yung pong elemento na ibinabahagi po nito ng tatlo, no? Ay magpakita ng tao. Hindi lamang na, ay, doon ka lamang magsisipa. Okay, wala po gano'n kung kayo doon magsisipa, pero meron tayong panalangin na kinakailangan kong gawin bilang isang komunidad. No? Yung pong personal prayer mo, okay lang yun, no? Ang sinasabi ko sa Ibanghelyo ay yung magpakita ng tao. Hindi na hulugan na hindi ka na magdarasal, bawal na yung magdasal nung nakikita ng tao. Later on, bibigyan natin ng pagnilay yung pinatawag natin pang tatawang sa ibang
pasigang ka, pero sa Domingo ko pwede mahinilal, parinti natin lang pala ng ating tungkulin kapag araw ng Linggo. Kasi yun ay panalangin bilang isang komunidad, bilang isang bayan ng Diyos, ito na yung ginagawa natin bilang pangitipo, bilang mga kawali na kumpanyang ito, Lugna. Kaya mahalaga rin makita na tayo ay bilang isang magkakasama sa magkatrabaho, tayo ay sama-sama rin nagpupuhi sa Diyos. Kasi mahalaga rin, sabi ni Jesus, kung may dalawa o tatlo na nagkakabihin sa ating pangalan, ako narito sa kanilang harapan. Ito pa paano kapag nandun ka lang palagi sa sarili mo, sa loob lamang ang kwarto mo. Kaya hindi po yun, hindi po yun alibay. Kasi kung isang ginagawang alibay ng iba para hindi magsimba ang Linggo, hindi po. Ngayon ang mahalaga, mahalaga po yung panalangin. Mangingat ma, ay kung tawagin natin panalangin personal o panalangin bilang isang komunidad. Pangalawa ay ang pag-aayuno. Sabi nga tuwing Miyerkules ng Ako at tuwing Biyernes Santo, dalawa na mo yung pwede natin na mag-ayuno. At yung pag-aayuno natin ay hindi mo masyadong mabigat kasi mayroon itong nag-aayuno na talagang pagsikat ng araw ay hindi ka pwedeng kumain. Maliban lamang ng pag-inom ng tubig, kakain ka lamang doon pag-inom ng araw. Hindi mo tayo gano'n. Tayo lamang ay isang busog na pagkain. So, pwede nyo tayo, umaga, tanghalian, o hapunan. So, kung napili nyo alimbawa, ay hapunan, bagamat po, medyo yung kayo kung tawagin natin ay manual labor, pero bahagi rin yun na pwede rin yung tayong katulog. Halimbawa kung napinili nyo yung hapunan, kung sabihin nyo yung busog na pagkain nyo, kung ano yung kinakain po yung hapunan, ganun yung dami ng pagkain nyo. Ang gabi, kung pinili nyo yung hapunan, kung pinili nyo yung tanghalian, o umaga, ganun din. Yan nga yung nangyari nyo yun sa dalawa, umaga at saka tanghalian. Well, kung kayo po ay kumakain ng isang bandihadong kanin sa tanghalian, kakalatiin mo lang. Para po maramdaman mo yung lutong. Yung lutong. So yun po yung ating pag-aayuno. Hindi mo yun, ikaw ay nagbawas ng pagkain sa umaga, nagbawas ka ng pagkain sa tanghali, pagkatapos pinapunan mo ay doble. Hindi mo gano'n. So, isang busog lang na pagkain. Kung ano yung regular na pinakain, wala mo muna merienda. So, yun po yung pag-aayuno. Yung abstinensya naman ay hindi pagkain ng karne. Hindi pagkain ng karne. So, maging bahagi mo na kung saan ay magpilis na muna tayo ngayon sa isda. Wala nang masama ako sa pagkain ng isda. So ito yung bago na kung saan may makikita ko natin. Sana po yung nangyipon natin, sabi ko rin, yun yung ipamahagi natin sa iba na nangailangan din. So mas magiging kabuluhan ngayon, sapagkat ito yung ibibigay ko na tulong sa ibang tao ay talagang nangyipon ko. Kasi hindi ako kumain ng isang ng tatlong busog na pagkain. Pero marami po ang pamamaraan ng tinatawag natin pagkain. Hindi lang sa pagkain. Saan pa? Halimbawa, pwede nga, hindi mo na ako maninigaling mo ngayon. Hindi mo muna ako maninigaling mo ngayon. Hindi kaya ay, hindi mo na ako inom ng beer ngayon. Control na lang. Hindi. Kung sabi, no? Mabawas. Hindi pwede rin nung sabihin natin na pagkain mo rin. Ay, sabi nga, bago aalisin mo yung bagay na kalkumisan ay inyong ginagawa at iaalay mo ito sa ating Panginoon, Jesu Kristo. Ay, mas pwede mong bahagi yun ng tinatawag natin pag-aayuno. Ng pangatlo, yun po ang tinatawag natin gawang gawa. Pagtulong sa iba natin
na iyong kailangan. Ngayon at ibang kamaran po ng mga taong lumalapit sa akin na nangailangan. Pero bahagi mo na kung saan mo ay isang hamon ay binibigay sa akin sa mga taong nila ay maraming po ay turuan din natin sila yung kanilang dignidad. Kasi meron ibang humihingi. Ay kung minsan ay kung minsan yung iba ginagawa mo, oh, sige, bibigyan kita. Magbalis ka muna dyan. Nagtrabaho ka muna dyan kasi yung dignidad, pinakailangan yung turuan kasi iba ay nawawala na ng dignidad. Hindi lang ng hindi. Ginagawa mo ng tamad. Yung pala, mas mahirap yun. Kaya, kasaisama ko na sa iyong pag-aayuno na magturo ka ng taong hindi pabigyan mo ng dignidad habang mo siya din yung turuan. Yung ibagi na matuluan mo sa kanya, kawang gawa din yun, na matuluan mo siya, na huwag makitamad. Ang kuminsan din po yung paalala, kuminsan sa mga nag-ilumos ng mga bata, mas maganda po na magbigay natin yung pagkain. Pero ito, walang man yung itutulong natin sa ating kapwa. Mabawa na lang, kahit na sa pagkilos na natin dito, baka yung ating mga kapatid na kung saan ay halimbawa po ay nakakaligtaan nila na patay yung makina. Okay, ikaw na magpatay ng makina. Tapit pa sa kuryente. Iwas pa sa kuryente. So, bahagi yun na kung saan yung makikita natin, ay yung panawagan po ni Pope Francis, yung to get rid of our complacency. Yung indifference, kaminsan natin, kasi bahala ka yun, bahala na sila, hindi ko naman, wala naman akong pakialam doon. Bahala na sila kung naman gusto niya, hindi. Kung bilang Kristiyano, sabi natin ang lahat. Ikaw ba ito, pinaalalahanan ng kita. Pinalalahanan ng kita. Bilang kapwa ko tao, bilang kapwa ko Kristiyano. Kung tayo may pinailangan, sabihin na, kapag pinapansin natin, sabihin mo na ikapalit, pinalalahanan na ang kita. Pero hindi ko maating sa aking puso na ikipabayaan ko sa ginagawa mo na magdudulot ng mali sa sarili mo at sa mga tao na sa paligid mo. So, bahagi yun na kung saan ay kinakalit. Siguro din po, no? Kasi kung nalipa po natin yung panahon, kasi po, kung isa ng tao ay nakalimutan na ka, no? Magaling makalimut yung tao. No? Sabi na natin, kung isa na yun, kahit na as Wednesday, kung isa na yun, kahit na may cross tayo sa ating mga noo, kapag tayo nahain na ng pagkain, kahit na nakahain ng pagkain ng karne, ay kung isa, no? Ay binabanatan na rin natin kasi no, libre. Pero bahagi yun na kung saan yung pinakailangan natin ng paalalahanan natin ng bawat isa. Kaya napakalaga. Pero yung tema po ng ating Ibanghelyo ay hindi lamang po pag-aayunan, hindi lamang po panalangin, hindi lamang po kawanggawa. Yung tema na ibigay mo sa atin, ito po yung gawain na ng isang maputi ng Diyos. Normal na ito. Sa isang Kristiyano na nga, kapag sinabi mo Kristiyano ka, ikaw ay nagtatong darasal. Kapag ikaw ay Kristiyano, ikaw ay nag-aayon mo. Sa ating tingin ng forest ng Amo at ng Biyerne Santo. You can add kung gusto mo, pero hindi yung Kristiyano. Kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay nagkakawanggawa. Pero ang sabi mo sa itong Hilo, hindi lang basta ikaw ay nag-aayon mo, nanalangan, na nagkakawanggawa. Ano sabi? Huwag pakitang tao. Huwag pakitang tao. Ibig sabihin, hindi mo gagawin ito na iba kang nakakakita, may nakakakita sa'yo. Gagawin ito kahit na walang nakakakita sa'yo. Hindi naman mo ako ganyan, huwag pakitang tao. Kung sa'yo, hindi ako tutulong kasi may nakakita. Ano naman mo yun? No? Tutulong tayo, may nakakita man, o wala. So hindi mo pwede dahilan na ayaw ko tumulong kasi mayroong ibang nakakakita. Ay, tutulong ba yun? No? Pero hindi lang sa okasyon na may nakakakita. Hindi rin naman dahil sa bahagi yun na kung saan ay makita natin yung napakagandang gawain. No? Bakit natin gagawin ko? Kasi
Sabi nga ng isang puro ng ating papa, banal na Papa Francisco, ano sabi niya? Because kinakailangan hindi natin kalimutan ang ating identity. Ba't natin gagawin yung pag-aayunan, panalangin, at ang kawanggawa kahit na walang nakakita kasi anong identity natin? Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. Bakit ang mag-aayunan? Kasi ako'y anak ng Diyos. Bakit ang darasa? Kasi ako'y anak ng Diyos. Bakit ang kawanggawa? Kasi ako'y anak ng Diyos. Kasi hindi yung gawain ng panganak ng Diyos. Hindi tayo anak ng demonyo. Hindi tayo tampo ng demonyo. Kaya ito yung ginagawa natin. Kasi tayo ay anak ng Diyos. Kaya ito pang gawain nito sa panahon na ito ng Quaresma, may isang gawain na kung sa inyo ang pakita natin. No? Kasi tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay mga kapatid na ating Panginoon sa Kristo. Yun yung ating pagkatao. Yun ang ating pagkakanya. Ngayon ang ating pagiging ganito. Hindi lamang tayo tao. No? Hindi lamang tayo anak tayo ng ating mga magulang. No? Tayo may anak tayo ng Diyos. Kaya bahagi mo, no? Ngayon ang maging manatili ng ating pagkilos sa kung saan ay gawin po natin ngayong panahon ng Kwaresma. Kaya, kahit na medyo may kahirapan o nabanggit na pagkilos, huwag natin ginagawa. Mayroon na tumulong sa ibang tao, mayroon na magkawagawa. Pero bakit? Kasi ako'y anak ng Diyos, ako'y Katolik. Kaya ako'y tutulong. Hindi mo na, kaya ako'y tutulong, eh, para akong naligtas. Hindi, ako'y ligtas na kasi ako'y anak ng Diyos. Hindi tayo nagtatrabaho